Ano nga ba ang mga iba't ibang uri ng stocks? Kung interesado kong malaman yan, panoorin mo ng buo ang video na ito. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang pala dito sa aking TikTok account or dito sa ating YouTube channel, no? Ako nga pala si Christian G. Susena. Isa tayo second year financial management student and we're also content creator, business owner, and a global trader and investor across different financial markets. Kaya naman, gumagawa tayo ng mga contents about saan? No? About business, finance, economics, no, and some other contents that might be helpful to each and every Filipino to attain financial freedom through financial literacy. Alright? So, kaya naman, kung gusto mo matutunan ng lahat ng bagay na yun, mag-subscribe ka na, mag-follow ka na in every social media account I have. Okay po, so without further ado, pag-usapan na natin yung tanong ko po sa inyo kanina. Ano nga ba yung iba't ibang klase or iba't ibang uri ng stocks, no? At ito po, base kumbaga sa classifications nila. Hindi natin dito pag-uusapan yung tinatawag natin na preferred stock or convertible o kaya naman po yung tinatawag natin na common stock. Hindi po, no? Kumbaga ito yung mas common, okay po, na pinag-uusapan. So, unang-una po, no? Ang isang klase ng stock, number one, ay yung tinatawag po natin na beta stock. Okay? Yan po ay base sa individual performances na katulad sa mga indices. For example lang po, no? Pag sinabi nating beta stock, yung particular stock na yon, ibig sabihin po nito, kasabay na kasabay siya at kaparehong kapareho siya ng galaw ng particular index. So, halimbawa po ulit, no? Dito tayo sa local market natin, sa Philippine Stock Market, no? Ang index po natin dito ay PSEI, no? Or Philippine Stock Exchange Index. So, ibig sabihin po, automatically, ang beta ng index ay 1. Okay? Pag sinabi natin na, uy, beta stock yan, ah. Anong ibig sabihin po nito? Halimbawa lang, yung GFC, halimbawa lang po, no? Ay, yan ay beta stock. Ibig sabihin po, kapag ka tumaas ng 5% ang PSEI, ganun din po ang itataas niya. So, hindi siya bababa. Kumbaga, sasabay pa nga na tumaas. Okay po? Ngayon, kapag ka naman nag-down ng 10%, magda-down din siya ng 10%. So, basically means, beta sabay lang yung movement niya, yung behavior niya sa index ng particular market na tinetrade mo. Okay po? So, sana malinaw po sa atin yun. Number 2, no, yung tinatawag po natin na alpha stocks, di ba? Parang dati nalilito pa ako dun eh. Ngayon, pag sinabi natin alpha stocks, ibig sabihin po nun, alpha, ibig sabihin po mas mataas or mas advanced, no? Greater. Ibig sabihin po nito, yung sumusunod din naman siya doon sa galaw ng index or sa PSEI, for example, pero ang galaw na niya mas mataas. Diba po? Ibig sabihin nun, pagka ang PSEI tumaas ng, let's say, 3%, yung individual stock na yon kapag siya ay alpha stock, yun ay tataas ng 5%. Diba? So, ibig sabihin, there is a difference between the index and the individual stock po, no? Yun po yung tinatawag natin ng mga alpha stocks. Mostly, ayan ang mga tinetrades kasi, syempre, index or benchmark, pag sinabi nating index, yun na yung benchmark eh. Ibig sabihin, yun na yung pinaka basihan natin, no? Na ang PSEI ba ngayon pulahan or tayo ay green ngayon, no? At syempre, kaya yung iba ang tinetrade talaga yung talagang mas volatile, no? Or mas may liquidity kaysa doon sa mga index or mga benchmark po, no? Yun po yung mga alpha stocks, okay? And then number 3 is yung mga tinatawag po natin, no? Na kung magkakabaliktaran ng alpha stocks, no? Syempre, yun yung mga tinatawag natin na mas mababa sa index ang galaw. Halimbawa, ang index tumaas ng 5% ulit, no? Yung individual stock na yun, siya ay gagalaw lang ng 2%. Nagigets po? Ibig sabihin yung beta, no, na 1, kapag ka 1.5 to 2 or higher, ibig sabihin alpha stocks yun. More mas mataas yung galaw niya kaysa sa index. Syempre, pag bumagsak, doble rin ang bagsak. No? Eh, doon naman po sa isa, no? Kapag ka ang index or ang benchmark ay bumaba ng, let's say, 5%, yung stock mo na binili mo, kung hindi siya ganun ka volatile,
hindi siya ganun ka-risky, bababa lang yan ng 3%. Example lang po, no, para ma-illustrate natin. So, yun po ang tinatawag natin na types of stocks. Meron pa po, eh, no? Meron din sila tinatawag, no? Na ayan, blue chip stocks. No, last two. Ito, blue chip stocks. Alam nyo na yung isa. Isa, no, yung tinatawag natin na basura stocks or penny stocks, di ba? Yan po yung mga terminologies nila, eh. Kaya, ang pinakaiba naman po nito, mga ka-traders, no, ang mga blue chips, ito po yung mostly, no, na malalaking mga companies, meron mga matataas na market capitalizations, and definitely, yung mga talagang mga solid na companies. Ibig sabihin po nito, yung mga matatagal na sa industry at talagang solid yung kanilang market, no, nalist sila doon sa top 30 companies. Kaya po tinawag na blue chip stock kasi nga po ito ay kino-consider natin na may stabilidad, no, or may stability. So last one, yung penny stocks or basura stocks, ito naman po yung parang kapareho sa crypto na ano mo yun, meme coins, shit coins, no? Yan po yung mga katumbas niyan. But basically, ibig sabihin po nito na yan talaga yung tumataas or bumababa ng, let's say, 10%, 20% or higher. Pero alam nyo po kasi mga ka-traders, no, sa crypto, yung mga percentage po, syempre, mas iba, mas matataas. Kung dito, parang ang natural na galaw, let's say ilan po, 3 to 5%, no, yung benchmark. Sa crypto po, mas doble or triple pa yung ginagalaw ng Bitcoin. Kaya nga po, na-discuss natin sa nakaraang video ko, yung risk and return, na kailangan, bago kayo mag-decide, saan ba ako magte-trade? Saan ba ako mag-i-invest? Alamin at aralin nyo muna yung mga tinatawag natin na average return and risk. Ibig sabihin, pagka bumababa ang Bitcoin, tumataas ang Bitcoin, kapag ka ganitong season, no? Ilan ba yung pinakamataas na tinaas niya? Ilan ba yung pinakamababa na naabot niya? No, para may idea tayo gaano kalaking risk and syempre return yung ating pinapasok. Okay po, kasi it is our own due diligence to be able to get the data, to gather the data for us to be able to be aware of and knowledgeable of, syempre, sa ating trading journey. Kaya naman po, yun lang mga ka-traders, no, sana nalinawan po, na enlighten, na marami natutunan sa video na ito. Mas marami pa tayo i-discuss on the next following videos, no. Kaya naman, kung nakatulong, like, share, and subscribe, and definitely, abangan nyo pa yung mga ating next content. So, yun lamang po, this is the Giant Trader here.